Good morning po sa ating lahat. Welcome po to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 235 na po. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapit-pisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Nakapitong chapters na po tayo sa librong Job. Basahin na po natin ang mga susunod pang mga kabanata, chapters 8, 9, 10, and 11. Maikli lang po ito, kaya bear with us and let's go! Sumagot si Bildad na taga Shua, hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Nag-iingay ka lang at walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Hindi maaring pilipitin ng makapangyarihang Diyos ang katarungan o baluktutin ang katuwiran. Nagkasala ang iyong mga anak laban sa Diyos, kaya nararapat lamang ang natanggap nilang kaparusahan. Pero kung lalapit ka sa makapangyarihang Diyos at magmakaawa ka sa Kanya at mamumuhay ng malinis at matuwid, kahit ngayon ay agad Kanyang tutulungan at ibabalik sa mabuting kalagayan. At ang kayamanang ibibigay sa iyo ay higit pa kaysa sa kayamanan mo noon. Tanungin mo ang mga matatanda. Alamin mo kung ano ang natutunan ng kanilang mga ninuno, sapagkat parang kailan lang tayo ipinanganak at kaunti lang ang ating nalalaman. At ang mga araw natin dito sa mundo ay tulad ng anino na hindi nagtatagal. Pakinggan mo sila at sabihin nila sa iyo ang kanilang nalalaman. Hindi mabubuhay ang halamang tubig kung walang tubig. Mamamatay iyon kahit na pasibol pa lang at hindi pa panahong putulin. Ganyan din ang kahihinatnan ng lahat ng taong tumatalikod sa Diyos. Ang kanyang pag-asa ay mawawala. Ang lahat ng inaasahan at pinagtitiwalaan niya ay kasinrupo ng sapot ng gagamba. Kapag sinandala nito, agad nalalagot, dumidikit, ngunit mahina ang kapit. Kung titignan, parang mabuti ang kalagayan niya. Parang tanim na sagana sa dilig at sikat ng araw. Yumayabong ito sa buong hardin at kumakapit sa mga ugat nito ang mga bato. Pero kapag nabunot na ito, hindi na pinapansin. Ganyan ang wakas ng buhay niya at may tanim na tutubong muli sa lugar na kanyang tinutubuan. Ang totoo, hindi itinatakwil ng Diyos ang taong matuwid at hindi niya tinutulungan ang taong masama. Patatawanin kanyang muli, pasisigawin sa kagalakan, ipapahiya niya ang mga napupuot sa iyo at wawasakin ang kanilang sambahayan. Sumagit si Job, totoo ang sinasabi mo, pero paano mapapatunayan ng tao na wala siyang kasalanan sa harapan ng Diyos kahit na makipagtalo pa siya sa Diyos sa hukuman? Wala siyang magagawa. Dahil sa 1,000 katanungan ng Diyos, hindi niya masasagot isa man sa mga ito. Marunong at makapangyarihan ng Diyos. Sino ang makikipaglaban sa Kanya at magtagumpay? Walang ano-ano'y pinauuga niya ang mga bundok at natitibag ito sa tindi ng Kanyang galit. Niyayanig niya ang lupa at ang pundasyon nito ay nauuga. Kapag inutusan niya ang araw o ang mga bituin, hindi ito sisikat o magbibigay ng liwanag. Tanging siya lamang ang nakapaglalatag ng langit at nakakapagpigil ng alon. Siya ang manlilikha ng grupo ng mga bituin o tinatawag na Uso, Orion, Pleiades at mga bituin sa kadimugan. Gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain at bilangin. Kapag dumadaan siya sa tabi ko, hindi ko siya nakikita o nararamdaman. Kung may gusto siyang kunin, walang makakapigil sa kanya. At sino ang makakapagreklamo sa mga ginagawa niya? Hindi pinipigil ng Diyos ang kanyang galit. Kahit ang mga katulong na dragon na si Rahab ay yumuyukod sa takot sa kanya. Kaya papaano ko ipagtatanggol ang sarili ko sa Diyos? Ano ang mga salitang maari kong gamitin para makipagtalo sa Kanya? Kahit na wala akong kasalanan, hindi ko maipagtatanggol ang sarili ko. Ang magagawa ko lamang ay magmakaawa sa Diyos na aking hukom. Kahit hilingin kong magkausap kami at pumayag siya, hindi pa rin niya ako pakikinggan.
sapagkat pinahihirapan niya ako na parang sinasalanta ng bagyo at dinadagdagan pa niya ang paghihirap ko ng walang dahilan. Halos malagot na ang aking hininga dahil sa paghihirap na idinulot niya sa akin. Kung lakas ang pag-uusapan, walang tatalo sa kanya. At kung sa hukuman idadaan, sinong makapaghahabla sa kanya? Kahit na wala akong kasalanan, parurusahan pa rin ako dahil sa mga sinabi ko. Kahit na wala akong kapintasan, wala na itong halaga sa akin ngayon. Kinamumuhian ko na ang aking buhay. Pareho lang naman ang kapalaran ng matuwid at masama. Lahat sila ay mamamatay. Kapag biglang namatay sa kalamidad ang matuwid, natatawa lang siya. Ipinagkatiwala niya ang mundo sa masasama. Tinatakpan niya ang mata ng mga hukom para hindi sila humatol ng tama. Kung hindi siya ang gumagawa nito, sino pa kaya? Madaling lumipas ang mga araw sa buhay ko. Mas mabilis pa ito kaysa sa mananakbo. Lumilipas ito nang walang nakikitang kabutihan. Dumadaan ito na kasimbilis ng isang matuling sasakyan, pandagat o mga agilang dumadagit ng pagkain. Kahit tumitigil na ako sa pagdaing at pagdadalamhati at ako'y ngumiti na, nananaig pa rin sa akin ang takot sa mga paghihirap na maaring dumating sa akin dahil alam kong hindi niya ako ituturing na walang kasalanan. Yaman din lamang na itinuturing na niya akong may kasalanan, wala nang halaga na ipagtanggol ko pa ang aking sarili. Kahit sabunan ko pa ang aking buong katawan para luminis, ilulubog pa rin niya ako sa maputik na hukay upang kahit ang sarili kong damit ay ikahiya ako. Hindi tao ang Diyos na katulad ko. Hindi ko siya kayang sagutin o isakdalman sa hukuman. Meron sanang mamagitan sa amin para pagkasunduin kaming dalawa at mapatigil sana niya ang pagpalo ng Diyos sa akin para hindi na ako matakot. Kung magkagayoy, makakausap ko na ang Diyos nang walang takot, pero sa ngayon, hindi ko pa ito magagawa. Kinasusuklaman ko ang buhay ko, kaya dadaing ako hanggat gusto ko. Sasabihin ko ang aking sama ng loob. Ito ang sasabihin ko sa Diyos. Huwag niyong hatulan na masama ako. Sabihin niyo sa akin kung ano ang kasalanan ko sa inyo. Natutuwa ba kayo na pinahihirapan niyo ako? Bakit niyo itinakwil ang inyong nilikha at sinang-ayunan naman ang binabalak ng masama? Ang paningin niyo ba'y tulad ng paningin ng tao? Ang buhay niyo ba'y kasing ikli ng buhay ng tao? Bakit pilit niyo akong hinahanapan ng kasalanan? Alam niyong wala akong kasalanan. Pero sino ang makapagtatanggol sa akin mula sa inyong kamay? Kayo ang gumagawa at humuhubog sa akin. At ngayon, kayo rin ang sisira sa akin. Alalahanin ninyong ako'y hinubog nyo mula sa lupa at ngayon ibabalik nyo na ako sa lupa. Hindi ba't kayo ang humubog sa akin mula sa sinapupuna ng aking ina na parang keso na hinubog mula sa gatas? Binuo nyo ang aking mga buto at litid at saka binalutan ng laman at balat. Pagkatapos, binigyan nyo ako ng buhay, pinakitaan ng kabutihan at iningatan. Pero nalaman ko na ang tunay ninyong plano sa akin ay ang bantayan ako kung magkakasala ako at kapag nangyari iyon, hindi nyo ako patatawarin. Nagkasala man ako o hindi, pareho lang na nakakaawa ako. Dahil sa labis na kahihiyan at paghihirap na dinaranas ko, pinagsisikapan kong bumangon pero para kayong leon na nakaabang sa akin. Ginagamit nyo ang inyong kapangyarihan laban sa akin. Patuloy nyo akong isinasakdal at lalo kayong nagagalit sa akin. Walang tigil nyo akong nilulusob. Bakit niloob nyo pa na isilang ako? Sana'y namatay na lang ako at wala nang nakakita sa akin. Hindi na lang sana ako nalikha. Namatay na lang sana ako bago isinilang at itinuloy sa libingan. Maikling panahon na lang ang natitira sa akin, kaya hayaan nyo na lang ako para kahit saglit man lang ay sumaya naman ako bago ako pumunta sa lugar na malungkot at madilim at hindi na ako makakabalik pa rito. Napakadilim sa lugar na iyon. Palaging gabi at walang liwanag at nagahari doon ang kaguluhan. Pagkatapos, sumagot si Zophar
na taga na ama. Hindi dapat palampasin itong mga sinabi mo. Hindi mapapatunayan ng isang tao na wala siyang kasalanan sa pamamagitan lang ng kanyang mga salita. Sa tingin mo ba'y mapapatahimik kami ng mga sinasabi mong walang saysay? Akala mo ba'y hindi ka namin sasawayin sa iyong panunuya? Sinasabi mong tama ang iyong paniniwala at matuwid ka sa paningin ng Diyos. Magsalita sana ang Diyos laban sa iyo at sabihin sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa alam. May mga bagay na alam mo na at may mga bagay ding hindi mo pa alam. Alam mo bang ang parusa ng Diyos sa iyo ay kulang pa sa nararapat sa iyo? Kaya mo bang unawain ang lahat ng tungkol sa Diyos? Mas mataas pa ito kaysa sa langit at mas malalim pa kaysa sa lugar ng mga patay. Mas malawak pa ito kaysa sa mundo at mas maluwang pa kaysa sa dagat. Maihahambing mo kaya ang karunungan mo sa Kanya? Halimbawang dakpin ka ng Diyos, iharap sa hukuman at ipakulong. May makakabigil ba sa Kanya? Alam niya kung sino ang mga mandaraya at hindi lingid sa Kanya ang kanilang kasamaan. Ang mangmang ay imposibleng maging marunong gaya ng asnong gubat na imposibleng manganak ng tao. Job, kung magsisisi ka at lalapit sa Diyos at tatalikuran mo ang iyong mga kasalanan at kung pati ang sambahayan mo ay magsisisi sa kanilang kasalanan, tiyak na hindi ka na mapapahiya. Tatatag ang iyong pamumuhay at wala ka ng katatakutan. Makakalimutan mo na rin ang iyong paghihirap na parang tubig na umaagos lang at nawala. At ang buhay mo ay magiging mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa katangkahaliang tapat. At ang dati mong buhay na madilim ay magiging maliwanag na parang umaga. Mapapanatag ang buhay mo dahil may bago kang pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at makapagpapahinga ka na nang walang kinakatakutan. Matutulog ka nang walang mananakot sa iyo at marami ang hihingi ng tulong sa iyo. Pero ang masasama ay mabibigo at walang patutunguhan at ang tanging pag-asa nila ay kamatayan. Tuloy pa rin po tayo sa Unang Korinto. Babasahin po natin ang chapter 15, 1-28. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan niyong mabuti ang ipinapangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang iyong pananampalataya. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at ang iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulian, ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko'y isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol dahil inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalaga'y iisa ang aming ipinapangaral at yun din ang inyong pinananaligan. Ngayon, kung ipinapangaral namin sa inyo na si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. At hindi lang yan,
Lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Diyos dahil ipinapahayag namin na binuhay niya muli si Kristo. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. At kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya. At hindi pa kayo mapapatawad sa inyong mga kasalanan. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi maliligtas. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ang muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Kristo. Pagkatapos, ang mga na kay Kristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya ang pag-ahari sa Diyos Ama. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng bagay ay ipinapasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na kasama rito ang Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. Para po sa pagwawakas ng episode na ito, magbabasa uli tayo sa Libro ng Kawikaan. Nasa chapter 21 pa rin po tayo at babasahin natin ang verses 28-29. Patitigilin sa pagsasalita ang saksing sinungaling, ngunit ang saksing nagsasabi ng katotohanan ay pakikinggan. Ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa, ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ng mabuti ang kanyang ginagawa. Muli na naman po nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na makapangyarihan. Nandito muli ako bukas at sana'y magkikita-kita tayo. Bye!